Clap sync. Ah, game. Hello, my name is Dan from Dan Boxing PH. Today is July 1, 2023. I'm feeling good, feeling great. Sobrang pumped up kasi dami namin nagawa this morning with my wife and my son. Wow. Biggest thing, well, first and foremost, sobrang dami. Sobrang daming big thing talaga na nangyari so far in my content creation career. But I think the biggest would be when I landed yung Rode collaboration. No, sila siguro yung biggest so far. Kasi when I started doing contents, parang one of the brands that I was looking up to is yung Rode talaga. Parang alam naman natin lahat yun. Nakapag microphones, audio equipment, Rode yung parang nasa top of the food chain. Parang ganun. So having the chance, the opportunity to collaborate with them is really a big thing and one of the biggest things, if not the biggest, so far in my career as a digital creator. 1 year ago, probably top of my mind is it would probably be wag masyadong conscious. Pero conscious pa rin naman ako ngayon. But when I started, not exactly when I started, pero 1 year ago or something like that, sobrang conscious ako, sobrang perfectionist, sobrang gusto ko into detail lahat. Parang alam mo yun, the nitty-gritty, gusto ko to the T, parang ganun. So kung meron akong isasuggest, kung meron akong ipapayo, that would be not so much. Parang nag-fall na ako sa category kasi na lahat ng sobra, pangit. So yung consciousness, yung perfectionism, if there's such a word, if there's such a thing, gusto kong bawas-bawasan yun, 1 year ago pa lang. There are few, no, parang, but one of the most remarkable moments, fan moments, was yung Sigma workshop. When I was invited to a Sigma workshop in Makati. So parang normal lang, no, parang that happened a year ago, I guess. And then siguro may significant numbers na yung YouTube ko, yung followers ko on Instagram and whatnot. And then nung nasa workshop na ako, just a normal workshop, natuto yung mga tao. And then nung tapos na yung pinaka session, parang getting to know na lang, kulita na lang ng mga tao. May yung pinaka organizer, pinakilala ko sa one of the owners ata ng Sigma Philippines or one of the parang boss ng Sigma Philippines. And then na over here lang na ng taong to, no, I guess masasabi kong bata siya kasi mas bata sa akin eh, pero not so young naman. And then when he heard na parang boss, ito nga pala si Dan ng Dan Boxing PH, he was like, oh my gosh, Dan Boxing PH, ikaw talaga yan. So parang ako, that was one of the most remarkable kasi pati ako napahiya na parang I thought yung mga artista, sayang-saya at sarap na sarap sa mga feelings, sa mga moments na ganun. Pero nung ako, probably kasi hindi ako sanay, hindi pa ako ganung used to it, nagulat ako. Hindi ko alam i-react ako. Sabi ko lang, oo, ako yun. Okay, nice. So parang siya, parang nagpa-picture siya, nakipagkwentuhan siya. So that was the moment na nasabi ko na, I should be more careful pala kasi okay, dapat pala meron na akong certain reaction. Parang hindi din dapat ako ganung gulat na gulat kasi ginagawa ko nga siya for public eh. Tapos magugulat ako na ganun. So, yun siguro yung one of the most remarkable. Eh, kung mapanood mo to, nalimutan ko lang yung name niya, no? Pero kung mapanood mo to, thank you. Thank you kasi that feeling na meron akong may someone na nag-appreciate ng mga gawa ko, yun yung remarkable actually. Pet peeve. I think yung pinaka pet peeve ko is yung tagilid yung framing. Medyo parang not so typical comment 'yun. Pero ako in the way I watch videos, my videos, other people videos, parang sobrang uncomfortable ako kapag tabingi yung framing. Maybe unboxing, flat lay na lang, no? Tapos medyo tabingi, medyo nakatilt siya. Uncomfortable yung feeling. So, kahit na talking head videos, tapos feeling ko tagilid yung parang nasa likod na background niya, uncomfortable. So, I think that's one of the pet peeve ko as a content creator. Oh man, okay, hateful comment.
Ito bang hateful comments? Dami, dami. As in, sobrang daming... It's a comment kasi like, it has like a common... They say the common thing. So it's only one lang. Parang gano'n. Siguro yung kapag... Kung napapanood yung mga videos ko, no? Instagram or YouTube. Meron akong style na hawak ko lang yung camera. Tapos parang... As in, plainly, ikut-ikutin ko lang siya, hawak ko lang siya. Tapos mga 10 seconds na gano'n. So parang yung mga tao... And for your information, pag nakita niyo yun... Yun yung mga videos ko nalipad, no? Parang 10,000 likes, 7,000 likes. Yun yung maraming comments na pangit. Kasi yung mga usual comments sa mga ganung videos ko, spam daw yun. Spam content, sobrang nonsense. So what's the point of this video? Mga ganun. So yun siguro yung mga bashful comments na naririnig ko. Kasi parang, oh nga naman, actually kung ako rin, makakita ko ng mga ganun, inikot-ikot mo lang, tapos 10,000 likes. Nakaka-insecure nga naman. Favorite comment ko yung mga comments na hindi ko lang maalala verbatim, no? Pero yung mga comments na sobrang saya daw nila na napanood nila yung videos ko, na from that video of mine, nabuo yung decision nila. Kasi when I was starting content creation, yun lang naman yung point ba't ka manonood ng YouTube videos. Yung mabuo yung decision mo kung bibili ko bago ka bumili ng isang product. And achieving that goal from those kinds of comments, nakakatuwa. Kasi parang andun ako sa point na nakakatulong pala yung mga videos ko in decision-making process of other people. So, yun, those kinds of comments. Okay. Okay, colorful, bokehlicious, and number three is, organized. I think yun yung parang, yung tatlong yun yung pinaka-evidence sa mga photos and videos ko. Even in videos, kaya ako nasabing organized, most of my videos, lagi siyang structured. 5 reasons, laging may bullet, parang ganun. Kasi hindi ko kaya magkwento lang about a certain product para i-review siya, pero laging bulleted yung format ng aking mga reviews. Even in photos, parang may series ako sinusundan, kung may be photos or videos. Favorite photographer recently is Short Stash. Hindi ko siya kilala talaga from any other platforms but Instagram. Noon ko lang siya nakilala. Sobrang feeling ko magkalayo kami ng style, pero if there's someone that I want to emulate yung style, is siya yun, si Short Stash. Kasi sobrang curated ng mga photos niya. Not so much bokeh, pero may story pa din. Kasi ako feeling ko pag walang bokeh yung pictures ko, pag walang separation from the background, walang blurry background separation, hindi ko gusto. Pero siya, kahit walang ganung-ganung effect, kaya niyang pagandahin yung photos. Photographer talaga, may logic and may technique talaga siyang ginagawa. So, siya yung for me, my favorite photographer recently. Okay, favorite videographer naman on the other hand is of course none other than Peter McKinnon. No, I think hindi ko lang kung masasabi siyang videographer, filmmaker, but I guess he is, no. Kasi nakilala ko lang din siya sa YouTube, not really in the film industry. So, but videographer wise, siya na 'yon, siya na 'yon. He actually the main reason why I started this content creation thing, kasi to be able to watch videos na ginagawa niya tas para lang sa YouTube, not naman para lang doon, no? Pero not really in Hollywood, not really in cinemas, but for the internet, really overkill. And so sabi ko, kung may mga taong gumagawa ng ganito sa YouTube, why not magkaroon ng Pilipino na nagagawa ng mga videos with such quality. So Peter, not just in quality but also in storytelling, yung aesthetics and everything else, lodi talaga. My goal is clearly, obviously, logically, to be a full-time creator. That has been in my mind, no, parang in the last few years. Sobrang aim ko talaga. Hindi ko rin in-expect na dadating sa point na gugustuhin ko maging full-time. But with the recent opportunities, chances, and really open doors, sobrang naisip ko na may possibility that I can provide for my family through content creation. So, parang in the next years, in the next months even, I really wanted
to be a full-time creator, doing contents for brands, doing contents for the internet, yun siguro yung pinaka-goal. And I think yun yung pinaka-main goal, ultimate goal ever since I started. It wasn't just clear as recently na may possibility na maging ganun. Okay. That is a wow. Ah. Happy anniversary. Thank you.